ikaw ay babae at may partner, maaaring napapansin nyo na may mga pagbabagong nangyayari sa iyong katawan at nagsisimula kayong tanungin ang iyong sarili. Buntis kaya ako? O kaya naman, hindi mo pa napapansin ang mga simptomas ng pagbubuntis bukod sa late na ang iyong period. Aming ibabahagi sa inyo ngayon ang ilan sa mga karaniwang simptomas ng unang buwan ng pagbubuntis. Tara! Late period. Kung ikaw ay may regular na menstrual cycle, ito ang maaaring pinaka-obvious na simptomas ng pagbubuntis. Maaaring magsimula kang magsuspetsa na ikaw ay buntis hanggang sa hindi ka na nga talaga nagkaroon ng period. Pagbabago-bago ng mood. Kapag ikaw ay buntis, ang level ng iyong mga hormones ay nagsisimulang tumaas ng sobra at maaari itong magdulot sa iyo ng pagiging mas emosyonal kumpara sa dati. Common din na maramdaman mo ng iba't ibang moods kahit ano mula sa pagiging anxious at overwhelmed hanggang sa pakiramdam ng pagiging excited at sobrang saya. Kausapin nyo ang iyong loved ones tungkol sa iyong mga nararamdaman at maging sa iyong healthcare provider kung ikaw ay merong concerns. Cramps. Ang ibang mom-to-be ay nakakaranas ng mahinang pananakit ng puson sa unang araw at linggo ng pagbubuntis. Ito ay maaaring maging similar sa pakiramdam ng menstrual cramps, kaya maaari mo lamang akalain na magkakaroon ka lamang ng period. Kung ang cramps ay masyado ng masakit at nakakabahala, magtanong sa iyong healthcare provider para sa mga rekomendasyon sa pain relief. Spotting. Kung ikaw ay may napapansin ng mga tulo o spots ng dugo sa iyong underwear, maaaring sign na ito ng tinatawag na implantation bleeding. Ang mahinang spotting na ito ay nangyayari kapag ang fertilized egg ay kumakapit na sa iyong uterine lining sa unang parte ng pagbubuntis. Ang pagsusuot ng panty liner ay maaaring makatulong upang maiwasan accidental leaks or stains. Madalas na pag-ihi. Kapag ikaw ay nabuntis, ang dami ng iyong dugo ay nagsisimulang tumaas. Ang ibig sabihin ay ang iyong mga bato o kidneys ay dapat na magtrabaho overtime para maproseso ang sobrang fluid na napupunta sa iyong bladder. Kumpara sa ibang simptomas ng early pregnancy, ito ay hindi nawawala sa buong journey ng pagbubuntis. Tandaan na huwag niyong bawasan ang pag-inom ng tubig. Importante na manatiling hydrated. Pero maaari kayong mag-try na umihi bago kayo umalis ng bahay. Namamaga o naninigas ng mga suso. Ang parte ng iyong katawan na ito ay maaaring maging sensitive at mamaga. Ngunit ito ay maaari ring mawala in a few weeks habang ang iyong katawan ay nasasanay na sa hormonal changes na nangyayari. Sobrang pagkapagod. Normal lamang na makaramdam ng matinding pagkabagod kumpara sa usual at ang hormone na progesterone ang dapat sisihin. Mag-relax ka lamang, mom-to-be, dahil babalik na ulit ang iyong energy sa oras na pumasok ka na sa second trimester. Pagsusuka. Ang ayaw na ayaw nating maranasan na morning sickness ay madalas na nangyayari sa hanggang sa matapos ang unang buwan ng pagbubuntis. Ngunit nawawala naman ito agad at may ilang masuswerteng moms-to-be pa nga ang hindi nakakaranas nito. Subukang manatiling hydrated, mag-take ng multivitamins at uminom ng ginger tea para makatulong sa pag-relax ng iyong sikmura. Pagtitibi. Kung ikaw ay nagtitibi, ang dapat muli nating sisihin dito ay ang pagtaas ng level ng hormones na nagdudulot ang pagbagal ng iyong digestive system. Prenatal vitamins na karaniwang mayroong iron ay maaari ring dahilan. Magtanong sa iyong healthcare provider para makahingi ng advice at maibalik sa normal. Paglilihi. Sa unang parte ng pagbubuntis, maaari mong hanap-hanapin ng ilang amoy at lasa na hindi mo naman hilig noon. Ang pagsusuka rin kapag naka-encounter ka ng spesipikong pagkain at amoy ay minsan maaaring sumabay pa sa iyong morning sickness. Mga kaibigan, don't forget to like and subscribe sa aming channel para sa marami pang bagong kaalaman. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood.